Ayon kay Keith Thurman na wala pang hari ng welterweight division sa ngayon. At sinabi pa ni Keith Thurman na babalik daw siya at muling idodominante ang welterweight division. Kumpiyansa siya na magiging 100% ang paggaling ng pinsala niya sa kanyang kamay. Ayon pa kay Thurman na si Mayweather daw ang dating hari ng welterweight division, pero dahil wala na ito ay wala pa raw pumalit dito. Hindi nga ikinukonsidera ni Thurman na hari ang may hawak ng dalawang belt, ang IBF at WBC champion Errol Spence Jr. Maging ang alamat at tumalo at umagaw sa kanyang WBA belt na si Manny Pacquiao. Well, you know, I don't disagree with those numbers because Pacquiao, wherever he goes out is right now. That's always At kahit daw ang itinuturing ng karamihan na hari ng welterweight na si Terence Crawford, ay tingin ni Thurman ay hindi hari dahil wala pa naman daw nakakalaban ito na elite fighter. Obvious na ang dating ng sinasabi ni Thurman ay balak niyang pagharian ng welterweight division. Pero hanggat hindi pa nagre-retiro si Pacquiao, eh hindi niya makakamit ito. Malamang hindi naman na makikipag-rematch sa kanya si Pacquiao dahil klaro naman na tinalo ito na Pacquiao. Marami pa nga nagsasabing dapat ay unanimous decision daw at hindi lang split decision ang resulta ng laban nila. Pinagmamalaki naman ni Thurman na mas matindi pa ang paraan ng pagtalo niya kay dating champion Sean Porter kaysa sa pagtalo ni Spence kay Porter. Kaya parang sinasabi ni Thurman na mas angat ang level niya kay current unified champion Errol Spence Jr. Tingin ko naman na kung mas mataas ang level ni Thurman kay Spence at tinalo ni Pacquiao si Thurman, ay dapat si Pacquiao ang kinukonsiderang hari ng welterweight sa ngayon. Malaking katanungan kasi itong si Terence Crawford na nakapagtataka kung bakit tayo labanan ng elite fighter na si Sean Porter. Hinahamon na nga siya nito para makita sana kung saan ba talaga ang pwesto nito sa ranking. Pero mukhang pumapayag na itong kampo ni Crawford na labanan si dating champion Kell Brook. Maganda ito para makita kung gaano talaga ito kahusay. Nakalaban na ni Errol Spence Jr. si Kell Brook at inagawan ng IBF title. Pero nayayanig din naman si Spence sa malalakas na patama sa kanya ni Kell Brook noon. Pero nanaig si Spence sa round 11 kung saan ni knockout niya ito. Magandang laban din ang naganap na ito. Bakbakan ng gusto. Really applying the pressure now. Big left 2 minutes. On Kell Brook's hurt here. And he's an uppercut. Very much his work on this. Nice left punches. Oh, he's blinking, looking troubled here. Sa pagbabalik daw ni Thurman, eh malamang rematch muna nila ni dating champion Danny Garcia ang laban niya. Dahil naniniwala ang kampo ni Danny Garcia na sila dapat ang nanalo dun sa unang laban niya kay Thurman noon. Sa tingin ko naman, isa si Thurman sa nagpapaganda at nagpapasaya sa mayaman sa talento na welterweight division sa ngayon. Magaganda at exciting ang mga matchup sa mga elite fighters dito. Isama pa ang boxing prospect na may 100% knockout rate na si Virgil Ortiz. At syempre ang pinakabida pa rin at pinakamasarap na panoorin sa welterweight ay ang alamat Manny Pacquiao. Salamat sa panonood, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin. Salamat!